guys, good morning sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Sana ay isang mapagpala at mabiyayang araw ang ating mahamtan ngayong araw na ito. Tagalog na Tagalog eh. So ayan guys, kung makikita nyo po sa aking harapan, meron po akong Monstera Adonsoni. Ayan. Ito guys, yung aking Monstera na alaga. Ayan. Kung makikita nyo guys, medyo mahaba na siya. Pwede na siyang i-trail. Ayan. Bala ko na sana siyang i-trail. Medyo mahaba na siya, oh. Ilang feet na ba to? Ayan. And then, lahat ng dahon niya, meron na siyang ugat, oh. Ayan, kaya kailangan na siyang ikapit sa pole. Kaso, nagdalawang isip ako siyang ikapit sa pole kasi may mga customer ako na naghahanap ng medyo murang halaman. So, meron ako ditong medyo mataas na ganito na, nakakapit na rin sa pole. And kaya lang, dalawang puno kasi yung nakakapit yan, medyo mahal. So, naghahanap sila ng medyo mababa na mababang presyo ng Monstera Adonsoni. Kaya, naisipan kong gawin ay ikat na lang itong aking alagang Adonsoni na Monstera. So, ang gagawin natin dyan ay i-cut-cut na lang natin, hindi itatanim ko na lang para mas ma-event ako siya ng mas mababa. So, ayan. Kung makikita nyo guys, itong lahat ng sanga na yan ay meron ng ugat. Ayan. Diyan natin siya puputulin. Saba natin ng konti para makita nyo. Ayan. So, guys. Lapit natin. Ito. Ayan, makikita nyo po yung mga ugat niya. Ayan. Kung saan merong ugat, pwede na siyang putulin, guys. Ayan, dito. Ito, ayan. Isang part na to na pwede na natin itanim. Ayan. Para makapagbigay tayo sa mga sungay natin ng medyo mababang presyo. Kasi, yung iba, hindi afford yung mga matataas na presyo. Ito. Ang gagawin natin, ayan. Magtanim na lang tayo ng mga sa kanya para mas magbigay natin ng mas mura. Ito guys, so, ang ginagawa ko na is pwede siyang tatlong dahon may ugat, mas kinangman ako. Ayan, tatlo yung dahon na nilalagay ko para mas makapal ng konti. Pwede na yung dalawa para mas mura. Ayan, ito. Sa inyo naman, kung gusto niyo naman, kung meron na kayong mahabang ganito na Adonsoni, pwede din naman na ikat nyo ng isa-isang cut. Bawat ugat, isang cut. Ayan, ganon. Ayan. Mas gusto ko kasi lagyan ng tatlong dahon para mas maganda na siya tingnan. Ito, ayan, tatlong dahon na siya. Yan, mama, itatanim na natin yun. Ayan. Ayan. Ito, oh. Nilagyan ko na siya ng tatlong dahon. Ayan. Ang benta ko nito guys is 500 only. Ilalagyan na natin siya sa pot. Papat na natin siya. Para mas mabili niya yung mabili. Madaling mabuhay. Ben, magkakabuhin na naman ako. And then ito guys, ating pinagputulan. Huwag natin itatapon kasi magsusupling ito. Yan, huwag niyo po siyang basta ilagay niyo lang, i-set aside niyo lang sa isang tabi, sa medyo lilim na lugar. And then, titinigan niyo din lagi para mas mabilis siyang mag-sprout or magdahon. So, ayan, tabi na natin sa isang lugar. Hindi kanina guys, meron din akong pinutol na isang mother plant din ito. Ayan, marami rin ako nakuha dito mga sanga. Ito. Ayan, doon sa isang puno, nakakuha ko ng tatlo. Ayan, tatlong pwede. Ayan, ganito ang gagawin natin pagkatanim. Mamaya kayo tuturo sa inyo yung pagkatanim. Dito sa isang puno, nakakuha din ako ng apat yata. Ayan, apat nito. Ito guys, mas maganda itanim yun. Tignan nyo, may mga ugat na siya. Babaon lang natin ng konti. Pakita ko sa inyo kung paano yung paglilipat ko ng Adonsoni, kung paano yung tamo pagkatanim. Then guys, ang gamit ko lang na soil is yung burpak na lang may nakikita dyan sa isipin. Ayan, meron akong loam soil. Loam soil lang ang aking gamit dito.
Ay, customer! Hindi na po. Ay, customer ka. Ito guys, so, pakita ko sa inyo ang aking lupa. Yung aking ginagamit na video. Ito, ayan. Lumsoy na yan, guys. Halong-halong ano to. Earthing soil, bulok na ipain, sunog na ipa, at saka kukupit. Yun, ginagawa. Yan guys, yan. Pinuno ko na siya ng lupa. And then, itong aming itatanim na saka is, ayan, iba natin konti para makita nyo. Meron din ako naka-prepare dito na video. Saka piloto ko natin. Para yung maibenta tayo mas mura. Ayan, meron din ako naka-prepare dito na lupang garden soil. Ito yung lupa na malagkit. Ayan, lalagyan natin ng lupang malagkit yung puno nito. Ipilugin ko lang siya guys. Pagka-anin ko lang. Ng lupa. Kapitan lang natin siya ng lupa. Yung may ugat na. Para mas madaling mabuhay. Eh kung makikita nyo guys, yung ugat inilabas ko para mas madali siyang kumapit dun sa lupa. Hindi ko na siya tinakpan yung ugat niya. Ganito lang ang ginawa. Yan. Sana nakikita nyo ng malinaw. Yan, kakapitan lang natin siya ng lupa para mas mabilis ang magugat. Ito yung lupa na pwede yung lupa sa bukit na may yung makunat na lupa. And then, ipabaon lang natin siya na hanggang dito lang guys ang baon natin dyan ha. Huwag yung masyadong ibabaon kasi ipabubulok yung sa kanya. So, yan guys. Okay na siya. And diligan natin ito after nating maitanim. Didiligan din natin siya araw-araw. Kaya lang, huwag yung sobrang basang-basa. Para hindi mabulok yung ating halaman. Bali ang pwesto ng aking lupa. Ayan, ito namang sanga na ganito ang style ng pagkupit natin. Ayan, ang gagawin lang din natin is lagyan lang din natin ng lupa yung kanyang ugat. Kapitan lang din natin ng lupa. Bawat part na ugat niya, lalagyan natin ng lupa, ha? Ang lupa na ginagamit natin is yung garden soil. Actually, ito guys, hindi naman makailan na ano ito, inahalaman. Ang ayaw lang nito is yung sobrang nakatutok sa araw. Pero sa pagtatanim, napakadali niyang buhayin. Yan. Ayan, ilagyan na natin siya ng lupa. Hanggang ibabaw na natin siya. Ayan, ay medyo nakaibabaw lang din guys. Huwag niyang ilalagin. And after niyan, tiligan na natin.
Medyo hihiga lang talaga ito ng konti. Sa'yo na lang natin ang tali. Tingin na natin ng konti para tumayo yung tanim niya. Ayan, ganun guys yung pagtatanim ng tatlong na tatlong part ng ugat. So, ayan. Guys, ganito na yung gagawin yung pagdidiniga yung ano lang, pa-spray para hindi siya mahukay. Ayan, kailangan spray lang ang dilig. Ayan, ganyan na. Ayan guys, ito na yung ating nakuha sa dalawang pot ng mother plant ko is 7 paso yung nakuha ko sa kanya. Ayan guys, sa ating nakuha, meron na siyang 7 pot. Ayan. Sa mga ano interested po, 500 po ang isang pot niyan. 1 week lang po yan, may ugat na po yan. Madali lang po siya. May ugat naman na siya, kaya nabuhay na din siya. After 1 week, stable na yan. So, ayan. So, ayan. So, that's it for this video guys. Ayan, sana po nakatulong po ako sa inyo kahit papano. Ayan sa pag-propagate ng ating Monstera Adonsini. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel, ang Olive's Vlog. And kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-leave ng comment sa video na ito. At buong puso ko po yung sasagutin. Ayan, sa mga bagong viewers natin, ayan, pwede po kayong magtanong sa akin. And huwag nyo po kakalimutan i-subscribe. I-subscribe ang aking channel. Agad na bula-bula. Ayan. Maraming salamat sa panonood nyo, guys. God bless sa inyong lahat.